Magandang araw. Welcome to Mr. MAPEH Teacher. Namumroblema ka ba kung paano i-save sa zip file ang iyong or zip format ang iyong modules? Napakadali lang po. Una, dapat ay i-ready mo na ang iyong mga i-zip. Kailangan i-zip na mga files. Pwedeng ilagay mo po ito sa iyong desktop para madali. At pagkatapos, i-save mo siya sa isang zip folder. Okay? Paano po yon? Right click lang sa mouse. Click on new. And then, select compress zip folder. And then, you can now rename the folder. For example, module 1. Okay, and then select the files that you want to put in this folder. So, ire-ready mo na lang siya. Gaya po ng sinabi ko, mas maganda kung ang iyong files ay naka-ready na sa desktop. Sa sitwasyon na ito, ilalagay ko lang po ito sa ating desktop. Create tayo ng copy. And then paste natin sa desktop. At ito mismo ang idadrag lang natin sa loob. Ayan. So, huwag kayong magtaka kung hindi siya nawala. Dahil, meron na pong laman yon sa loob. For example, i-double click mo lang yan. Meron na po siyang laman. Ayan. At ang isa pa pong paraan, ay halimbawa, nandito na po yung mga files na kailangan mo sa labas. Example, ito. Okay. For example, ito yung mga kailangan mo na files na iba pa. Copy. Paste. Ayan. So, itong tatlo na to, or apat, pwede mo siyang isabay-sabay na i-compress. Kaya lang, ilagay mo muna siya sa isang folder ulit. Ayan, create ka ng panibagong folder. Module 1. Pag na-rename mo na yung folder, saka mo ito ipasok doon. Ayan, nawala siya, di po ba? Kasi nandito na siya sa loob. Ngayon, para maging zip file po siya, right click mo and then send to zip. Ayan po. Ayan. Meron ng panibagong zip. Bakit module 1 at saka may 2? Kasi meron ng isa. Ngayon, pag binuksan mo ito, nakalagay pa rin siya sa loob ng folder. So, mapapansin nyo yung pagkaiba. Yung isa, pagbukas, yung files kaagad. Yung ikalawa naman, pagbukas, nasa loob pa ng folder. So, sana nasundan nyo ang aking tutorial kung paano mag-zip ng files. Kung alin dito, ay depende po sa inyo kung saan ang mas madali. Okay po. Maraming salamat at magandang araw.